Tonight, we are celebrating the anniversary of Helena Montoya's foundation. Ang gabing ito ay para sa taong bayan ng Ardiente. Ladies and gentlemen, I recognize the one, the only, Lily Cruz. Papatunayan ko na si Red Dragon ay si Helena Montoya. Alam niyo ng lahat na si Helena Montoya ay walang iba kundi si Red Dragon. The show is over. Dahil alam na ng lahat, alam na ng buong mundo ang sikreto mo, Red Dragon. Ako? Si Red Dragon? Ingat ka sana sa mga paratang mo. Dahil pwede kang idemanda ng mga lawyers ko for libel. Wala kang ebidensya, Lily Cruz. Hindi ka makapagsalitaan. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Hindi pa tayo tapos! Ano ang pagbibintangan ng wala kang problema? Ako pa rin napapanigan ni Red Dragon dahil ako ang mas may silbi sa atin. Sira ulo ka! Ano? Huwag mo kong artehan, Helena. Gusto mo ng ebidensya? Hindi ako basta lumulusog ng walang prueba. Bank statements. Oh, baka na mismo. Familiar ba? Your blue book. At eto, mga papeles na nagsasabing illegal ang business mo. And meron din akong mga listahan dito ng mga taong gusto mong ipapatay para sa espesyal na okasyong ito. Gusto niyo bang malaman kung sino mga ipapapatay ni Red Dragon? Ang namumuno sa listahan niya ay walang iba kundi si Salvador Tatay. That's not true! Si Isagani Bacaro? No! Leticia Hidalgo. Horacio Perez. That's not true! Kung babasahin ko lahat ng nandito sa listahan, aabutin tayo ng umaga, kaya wag na. Kung yung iba sa inyo nagtataka pa, huwag na kayong magtaka. Dahil oo, niloko tayong lahat ni Helena Montoya. Umarte siyang mahal niya tayong lahat, pero ang totoo, ginawa lang niya tayong laruan sa kaharian niya. Wala akong ginagawang illegal. Ikaw ang may ginagawang illegal. Itidemanda kita for libel! Sure ka? Wala? See for yourself, Helena. Ano to mga ito? Photoshop? Ano to? Fake? They're fake! They're Photoshop! They will never hold in court! Ikaw ang fake! Ako, si Helena. I'm a philanthropist. Tumutulong ako sa mga mahihirap. Hindi ako papayag na isang Lily Cruz lang magsisira sa akin. Sorry. This Lily Cruz just did it. Oh, and in case you're wondering, yung mga NBI, may kopya na rin silang lahat ng ebidensyang meron ako. Hi, sir. Helena Montoya, inaaresto ka namin sa mga salang arms trafficking at human trafficking. Sumama na kayo sa amin. Wait! You cannot talk to my mama!
Di pa tayo tapos. She hasn't done anything! And you! You little witch! Who do you think you are, huh? You cannot do this to my mama! Bakit, Emilia? Naiinggit ka ba sa mama mo? Gusto mo bang sumama sa kanya? Hindi ka dun na babagay. May iba pa akong gagawin sa'yo. Hindi pa tayo tapos! Hindi pa talaga tayo tapos! Kaya ikaw ang susunod ko! Oo, ako ang tatapos sa'yo, Emilia. Nay! Nay, come here. Ana! Hinuhuli na raw po si Helena Montoya. Oh, salamat. Si Lily. Ang anak ko, ligtas ba siya? Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Ligtas po si Lily. Hello, Boss Jaguar. Inuuli na si Madam Red Dragon. Susugod na kami. Wag! Boss, kung wala kaming gagawin, makukulong si Madam. Mga bugok ba ang utak ninyo? Lalong madidiin si Red Dragon kapag nakialam pa kayo. Umatras na kayo. And that is an order. Atras! Atras daw, sabi ni Boss Jaguar. Ano? Basta atras! Tara na! Masasaktan kapag napahamak si Lee at hindi ko hahayaang mangyari yun. Hindi napapatak ang luha sa mga mata mong kanya. Ang ina at ang anak, parehong pinabagsak ng isang ligaw na bulaklak. How do you like that? Wait! It's okay. Wait! It's gonna be okay. It's gonna be fine. Oh. Bye, Helena. You! Ano? Mama! Wala sa gitlang, ba't nila inaaresto si Lola? Ano ginagawa ni Lily dito? Wala ka ba talagang naaalala sa babae niya? Wala ka bang natatandaan na ginawa niya sa'yong ganito? Katulad ng ginagawa niya sa lola mo? May buong sabihin, pinaresto din niya ako. I have to go. Saan ka pumunta? Ang mga kailangan lang ako linawin sa nakaraan. Hindi niyo mapumugaw? No, it's okay magbano. It is the truth he seeks. Let's hope it's the truth he finds. Lily Cruz, you are something else. Good night. Kung ang mga Argente na isang pamilya ng demonyo sa impyerno, hindi ako kayang pabagsakin. Ikaw pa kaya na isang dragon lang? Checkmate, Helena Montoya. You just got slayed. Ano ba? Sa kanina mo galing, ha? Kanina pa kita inahanap, nawala ka na naman. Eh, nagpunta lang sandali sa washroom, eh. Ano
washroom. Nakita mo nga inaresto si Mama. Wala ka na naman. Hindi. Wala ka talaga silbi. Hindi, yun nga yung gusto mo malaman. Ang paginawa ni Lily Cruz. Bakit? Ano may in-expose siya? Ano yun? Walang niyang babae talaga yan, kahit kailan. Wala siyang ginawa kung isirain ang pamilya ko. Una, si Arnaldo. Pangalawa, si Papa. Ngayon naman si Mama. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng to. At nagpunta ka palaga dito, ha? Pagkatapos ng ginawa mo kay Mama. Kumigil ka, hindi ikaw ang pinuntahan ko dito. Sinisigurado ko lang na hindi makakalabas sa hawlang Red Dragon na yan. Oh, come on, Lily Cruz. Don't savor your victory because it's not over yet. Dahil once na makalabas dito si Mama... Ano, ipapagudyab mo ako? Ipapagahasa at ipapalibing ng buhay. Eh di ba lahat ng yun, sinubukan nyo nang gawin sa akin? Pero nagtagumpay ba kayo, Emilia? Di ba hindi? Eh ako, lahat ng sinasabi ko, ginawa ko. At sigurado akong gagawin ko. Kaya ikaw, be afraid, Emilia. Be very afraid. I need my lawyer present. So, Emilia. Mama, winarning nga na kita tungkol sa Lily Cruz na yan. And yet, you don't wanna believe me. Ikaw na isang powerful woman, and yet, you fell under her booby traps. Yes. I underestimated her. I let my guard down. Pero sige, makikipaglaro ako sa kanya. Tignan natin kung sino sa aming dalawa ang unang magtataas ng white flag. Mukhang may pinaplano ka dyan sa Lily Cruz na yan. Ikaw na rin ang nagsabi, baby girl, that your mama is a very powerful woman. I am above the law. No, wait. I am the law. And that Lily Cruz just declared a full-fledged war against Red Dragon. Diego, salamat. Hindi ko magagawa ito ng mag-isa lang. Kaya salamat sa lahat ng tulong mo at sakripisyo para mapabagsak natin si Helena. Lily, hindi pa tapos ang laban. Hanggat di pa talaga nakukulong si Red Dragon, hindi ako makakalis ang grupo niya. Diego, alam ko. Kaya nga, sobra ako nag-aalala sa'yo. Dahil alam ko mapanganib ang ginagawa mo para sa akin, para sa atin. Kaya gusto ko makawala ka na dyan. Dyan sa lugar ni Red Dragon. Huwag ka maglala, Diego. Sandali na lang. Makakaalis ka sa kamay niya. Huwag ka maglala. Kaya ko ang sarili ko. Ang importante ngayon ay hindi makawala si Red Dragon. Dapat niyang pagbayaran ang lahat ng krimeng ginawa niya. Salamat, Diego. Ah! Alam mo, Emilia, kanina ka pa dyan. Much better siguro kung mag-relax ka na lang muna. And huwag mo muna isipin yung tungkol doon sa mom mo. Dahil I'm sure, wala naman siya kasalanan, di ba? Yun eh. Kung talagang wala nga. Wala ba? You know, Raul, can you just shut up? Alam mo, akala mo, nakalimutan ko yung ginawa mo na nawala ka na naman sa venue nung aaresto niya si Mama? Alam mo, nagtataka ako sa iyo eh. Bakit bigla pag may nangyayari masama, bigla ka nawawala? Saan ka magaling nun? Let me explain, okay? Anong gusto mo? Magkalat ako dun? Ha? Sasabog niyong pantugod. Eh, malis ako dun. You're right, Raul. Hindi, alam mo kasi lagi... Hey! Alam mo bang naririnig ang boses niyong dalawa hanggang sa banyo ko? I was about to take a bath. Hindi ko alam na mayroon palang continuation yung palabas kanina. Akala ko tapos na. Sana sinabi ninyo, para umorder man lang ako ng popcorn, may mapanood ako. Hindi po, alam. And you, Papa, akala mo ba nakalimutan ko ni hindi mo tinulungan si Mama? Emilia, okay. Lily Cruz and I have our own little war. At ayoko nang madamay pa sa bakbakan nila ng mama mo. Besides, nakita mo ko ano nangyari, ha? Ayan, bagsak na ang magaling mong mama. And this is what I've been telling you all along. You bet on the wrong horse. Or, should I say, you bet on the wrong dragon?
But then again, you're a very lucky girl. Because your father is here. And he's back on top. I am once again in power. Anyway, I'll leave you two lovebirds to iron out your problems. Get a room. Lily, masaya ako na tuluyan nyo nang na-expose ni Diego si Red Dragon. Sana nga, yan na talaga ang katapusan niya para hindi na sila makapaminsala pa ng ibang tao. Pero na hindi pa tapos ang laban. Hanggat hindi pa nahahatulan si Helena Montoya, dapat mas maging mapagmatsyag tayo sa kung anong dapat niyang pwede pang gawin. Dahil ba maraming galamay si Red Dragon? Bilang isang malaking sindikato ang hawak niya? Hindi lang ho yun, Nay. Kilala ko ang liko ng bitukan ng katulad ni Helena. Pwede niyang ipaabsweldo ang kaso o pwede niyang takasan ang batas. But I'll be one step ahead of her. Pinaplano pa lang niya, kinigiba ako na. Michelle? Gov. Nangyari? Pinalipat na po kami ng ibang departamento. Sino nagsabi? Si Julio Argente po. Dahil hindi na daw po kayong gobernador. Gov, simula ng lumakasyon ka. Lahat ng gusto dito, naplansya na namin. Lahat ng mga taong bumabangga sa'yo, napatahimik na. I could safely say that this town is yours. Kau na liang hari dito, sir. I like your style, Magbano. Thank you, sir. And I hope, ganito lagi ang mga ibabalita mo sa akin. Always good news. Yun nga lang. Dahil nagbakasyon nga ho kayo, eh nakuha pa rin ni Red Dragon lahat ng mga pasugalan nyo dito sa Tierra del Viento. And I thought Lily Cruz clipped the wings of that dragon. Alam ko nagmumukmuk na sa kulungan yan eh. Nah, never mind. Anyway, ganito ang gagawin natin. Let us make sure na lahat ng nawala sa akin ay mababawi natin. And this time, let's make sure that what is mine remains mine alone. Lalong-lalong na ang Poblacion Argente. Because that place has a very special spot in my heart. Watch, Magmanma. Watch as my plans unfold before your very eyes. They haven't seen nothing yet. Whoa! Look what the cat dragged in. Good morning, Vice Governor Matay Ruiz. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Illegal tong ginagawa mo, Julio. Hindi pa bumababa ang desisyon ng batas sa reinstatement mo. Pwede pa kitang iparesto. Kaya mabuti pa umalis ka na dito. Ah! Vice, are you challenging your duly elected and newly reinstated governor of Tierra del Viento? Huh? Huwag kayong maghahamon ng gulo. Nasa panig ko ang batas. Ako pa rin ang gobernador ng Tierra del Viento. Batas, butas. Or do you mean Red Dragon? Yung amo mo. Your master is done and so are you. Inakuha ko sa'yo. You should just step down as vice governor.
can leave this place quietly. Mang halos walang makakarinig sa mga hakbang mo. That would do you a lot better. Hmm? Security? Palisit nyo nga itong matandang to. You're really hot under the collar, Mateo. But it looks like your boys are outnumbered by mine. Ang Banwa, will you please escort Vice Governor Mateo Ruiz? Ipalabas mo nga ang basurang ito. Palabas, dali mo na sa... That looks better. You're more relaxed. Kalyate. Kalyate, Mateo. See you when I see you. Nobody but nobody beats Julio Ardiente. We've got a plan. Ano pang ginagawa natin dito? Hindi pa ba natin tutulungan si Red Dragon? Meron ang plano, Boss Diego. We're just waiting for the ghost signal ni Mercedes. Isang dalawa lang ni Mama Amelia ang kinakausap ni Red Dragon tungkol sa planong pagtakas. Full force ang misyong ito. Kaya ihanda mo na ang sarili mo at ang grupo mo. Sige, ma'am. Paiwan na po muna namin kayo. Huwag po kayong mag-alala. Pinatay ko na po yung CCTV. Hold on. Ang babait ng mga bantay mo, mama, ha? Dapat lang. Hindi mura ang board and lodging dito. So you mean to say, mama, may tao ka sa loob ng ahensya? Of course, I have connections everywhere, Amelia. We're only given 10 minutes, so let's begin. Okay. Bukas ako ililipat ng Campo Mercedes, kaya kailangan ma-intercept yung prisoner transport vehicle bago pa man kami makalis dito sa site. Sige, madam. Dito kami mag-detour, which gives us a few minutes advantage bago kami maabutan ng mga kalaban. Sige, madam. I-disperse ko rin ang mga tauhan natin para siguradong walang aberya at smooth ang maging takas mo. That's good. Don't worry, mama. I-review ko muna yung plano bago niya execute para hindi na pumalpak tong si Mercedes. At ano na naman ang gusto mong palabasin? Enough! Tama naman si Emilio. Hindi pa kita napaporsahan sa dami ng mga kapalpakan mo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakakulong dito ngayon. Kaya ikaw rin ang maglalabas sa akin. You are one of my most trusted servants. Kaya pagbibigyan na naman kita. Huwag mong sasayangin ito. Is that understood, Mercedes? Yes, madam. Hindi ko po kayo bibiguin. As I was saying, ladies, if you were paying full attention earlier, dito idadaan si Red Dragon. Dito niyo siya aabangan. At dito niyo naman siya haharangin. At pagkatapos, saan siya dadalhin? Sino magtataka sa kanya? Just focus on your mission. We'll take care of the rest. Kung gusto niyo magtagumpay, eh dapat niyo sabihin sa akin ang bawat detalye. Ang bawat ruta kung saan dadaan si Red Dragon. Kabilin-bilina ni Madam Red Dragon na limitahan ang impormasyon na alam ng mga kasapi ng misyong ito. It seems hindi niya pinagkakatiwalaan lahat. Not even her ally. Gaya mo. Anak, nagpapaluto na ako ng hapunan natin. Okay lang, Hunay. Wala rin pa ho akong ganang kumain. Naisip ko ho kasi si Diego. Nag-aalala ako dahil bawat minuto, binubuwis niya yung buhay niya sa loob ng sindikato.
para lang tulungan ako sa laban ko kay Red Dragon. Anak, ginagawa ni Diego ang lahat ng ito dahil mahal ka niya. Lahat gagawin mo para sa taong mahal mo. Oo, Nay, alam ko naman ako yun. Kaya nga gusto ko matapos na ito eh. Hindi lang para sa pamilya natin, hindi lang para sa mga tao dito sa bayan ng Argente, kundi para na rin kay Diego. Dahil ako ang dahilan, Nay, kung bakit siya nasa sindikato. Kaya sinisigurado ko makakalabas siya doon ng buhay. Sana dumating yung araw na maging masaya kami at mapayapa ni Diego yung maging malaya tayong lahat, Nay. Magiging malaya tayo lahat, Nay. Sana nga, anak. At ipagdarasal ko rin yan. Alam kong masasaktan ka pag napahamak si Lily. At hindi ko hahayaang mangyari yon. Hindi napapatak ang luha sa mga mata mo, Kamya. Dito idadaan si Red Dragon, habang dito naman siya abangan na Diego. Pupunta dyan at dito siya harangin. Alam niyo naman na hanggang dito lang ang rutang alam ni Diego, di ba? Dederecho tayo. Hanggang dito sa puntong tong talagang makatakas na si Red Dragon. And then dere-derecho straight away into the suburbs. Do you understand? Kung ano man ang pinaplano niyo para maitakas si Red Dragon, eh sisiguraduhin kong hindi kayo magtatagumpay. Kailangan mapasakamay ko ang mapang yan.